itong building na ito. Wala pong hollow blocks dito, puro buhos po ito. Yung isang hinalak nila noon na dinaya ang bakal nitong building na ito. Kasi meron isang butigero, nung umiikot po ako sa barangay dito, ang sinabi ni Congressman, paano naman magiging matibay ang building na yan? Eh yung mga bakal nila galing Israel. Sabi niya, sabi ko, teka muna, mukhang di naman gumagawa ng bakal ang Israel. Kako sa kanila. Eh sir, kako, kanila, nakatatak doon sa bakal, Bethlehem. Tapos, puro kalawang yan. Inutusan kami ng ano, na i-sandblast namin yung bakal bago i-deliver para ikabit doon sa BNPB. Sabi ko, eh, sandblast, kung may kalawang, umiyahin yan, sinakay sa barko, naanggihan yan ng asin. Siyempre, kinalawang. Sinabi ng inhinyero na kano, na sandblast mo, bakit mo paghihinalaan? Bakit mo sineseconds guess yung wisdom ng isang kanong engineer? O ngayon, nag-research po ako, Bethlehem. Bethlehem Steel ng Philadelphia, pinakamahusay na bakal na kaya mong bilhin sa mundo nung panahon na yun. O and then yung semento po dito, pumapasa ang semento ng Pilipinas. Ngunit walang record-keeping capability ang Philippine Cement Plants kasi traceability ang hinahanap dito na magko-comply sa IAEA regulations sa nuclear construction. So, yung semento po na ginamit dito sa plantang ito nanggaling pa sa Amerika dahil doon sa traceability documents. Nagdireklamo kami na kasi may cement plant din kami. Hindi kami makasupply dito. So, matindi po ang material.